Hello guys, naalala niyo po ba yung dati sa vlog ko na nag-repack ako ng mga fancy na hikaw? So umorder po ako ulit. Actually po matagal na po ito, siguro 1 month na to sa akin. Hindi ko pa naaasikaso, natabunan na. Grabe. So umorder po ako ulit sa totoo lang, and tingnan po natin. No? Hindi naman 1 month, siguro this August, pero matagal na to sa akin. So umorder po ulit tayo. And i-re-repack po natin siya ulit, and ang bentahan po natin ay 15 pesos. Kasi po, yung unang binili ko guys nito ay nag-click, no, naubos. So ako kasi pagka nag-click, di syempre, tayo pakibukan mo nga, dali, sandali, dali, dali, dali. Ito, 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 ito. Bakit tanggal mo? Ibaba mo para makakuhanan ko ng camera. Medyo madilim lang guys, sa nag-ano. Yan. Okay. Ito na, binuksan ko. Ayan. So, ayan po siya ulit. Ang dami eh. Mas marami po yung binili ko ngayon. I-re-repack po natin siya. Tapos, papakita ko sa inyo yung finished product. Ayan. Ayan guys, di lang masyadong malinaw. So, eto siya guys. Eto yung binili ko. No? Tapos, eto pa. Ayan. Tapos, meron pa. Ayan, silver. And, eto pa. Ayan. So, total po nito ay 396. Ito pong apat na yan. So, ilan ang magagawa natin at magkano natin ibibenta. Okay. So, meron na akong ganito. Ito na pinakalahat yun? Meron pa sa kasi magre-repack pa ako ng gami. No, magre-repack pa tayo ng itong gami na to. Kula gami. So, ito guys, ang ginagawa ni Mommy Park is nagugupit ako ng mga ganyan. Ng mga ganyang kalaki. Tapos binubutasan ko kasi ilalagay ko nga yan, no? So makikita nyo mamaya yung finished product. Tapos meron na po ako dito, huwag naman sa blandami, meron po ako dito stock na mga ganitong plastic para dito ko siya ilalagay. Okay, so yan. Tapos may puncher din naman tayo. Kompleto tayo ng gamit guys, no? Sa pagre-rep pa. Nakakainis ang labo guys, ano? O yan, pasensya na kayo. Mag-adjust na tayong lahat. So sinetup na natin yung ano natin guys dito, yung ating pang-seal. No, tapos nakagawa na tayo ng isa na ilalagay. Ayan. So yung ganito bentahan natin is 25 pesos, no? Ayan. And then dito naman ganun pa din tulad ng dati, 15 pesos. Okay? Ayan. So ang cute-cute niya, 'di ba? So binutas ko lang po ng ballpen 'yan. So tayo ha, maging creative tayo, no? So pagka-creative ka, ayan, 'di ba? So, kailangan ganyan. Tapos may mga parating tayo guys na mga i-re-repack natin ng mga accessories, no? Kasi marami nagre-request, okay? Dahil magpapasok ka na, so kailangan na natin mag-provide, okay? Ayan guys, meron na tayong nagawang isa. Ayan. Sobrang guys, madilim lang kasi parang uulan. So medyo malaki yung plastic ko, kaya ginupit ko. Ginupit natin, binawasan natin. Tapos saka natin yan i-attach dito sa ating ganitong papel, okay? Ayan guys, tapos na. Ayan, ayan, ayan. Ayan na yung nagawa natin. Ayan. Yung silver at saka yung mga gold. No? Ayan. Okay. Magkano ang kikitain natin dito? Ang problema guys, dun sa mga pang malalaki, hindi magkaterno yung isa. Kaya maliit lang ang tutubuin ko. Okay. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. No? 30. So, 30 times 15, 450. Diba? Tapos, meron pa tayong 1, 2, 3, 4, 5 na pang 25 ang benta natin. So, 125 plus 450, 575 ba guys? Magkano ang ating puhunan? No? Nasa 360 something ba? Parang ganun, di ko na maalala. So, sabihin, ang ganda ng tubo natin. Pagpalagay na lang natin na i-charge na lang natin ng 20 pesos yung plastic, tsaka ito, no, itong papel, or kaya 40 pesos kasama ng kuryente. Diba? Malaki pa rin yung tutubuin. Makakapagpaakit pa. Yun yung importante kasi guys, yung maaakit. At marami tayong plano, no, na maglalagay tayo ng mga accessories. Actually guys, murder na ang mommy. So, aabangan ko na lang yan. Eto guys, diniliver kahapon Sabado. Liligpit yung palang liligpitin. Yan palang ayusin. Tapos may dadating na pure gold today. Worth almost 26,000. Wait lang ha. And the show. Kustosa, hindi mo talagang naabutan yung magandang sasakyan natin. Asa mapulang lupa ka, kuya? Asa pala ako mapulang lupa. Hindi mo na daw siya. Bakpe ko eh. Ako na lang ang bakpe ko. Huwag kasama pa ng labang
Alex sa amin kumain. Maraming promo nun mo, ma. Saan? Malaki din yun, ano? Malaki. Tsaka purchase total, same lang. Eh, kasi nga hihina kayo. Bibi Mart? Hindi ko po, ano, kung ano, kung pala mo, binili ko yata talaga. Sa araw. Ay, pa kami ng kayaan, eh. Araw, ano, nakala kung saan nag-porsi ko lang. Pababasok. Ano yan? Free? Dami kong free, ah. Wow, sana, oh. Lahat yan, free ko? Hindi, eto hindi to free. Eto hindi to free. Ay, ang dami kong free, ah. In fairness. Ayun, ang tinapay ng ano. Doon na lang si Babaw, bebe. Yan na. Magkano ang ating Baba Yaron? 20 ano to? 25,000. 25,405. Eh, di ba may pinahabol pa akong tinapay? Hindi po yan. Hindi po kumaprocess yung hindi pa po natatansak. Hindi yan. Kasama na po yata yung... Tsaka ito? Dalawang resibo po yan. Eh, kaya nga. Dalawang resibo to eh. Tapos yung isa. Ah, okay. Baka ano eh, mag-discovery tayo mag-empty. Oh, may gala. Grabe na iya. Ayun, na iya. Ayun, umiti yun. Okay mo. Ayan, as of magta 12:30 guys, sold out po ang ice cream naming Snow Joe. Oh, diba? Sold out. Hello. Sold out. So ito na lang yung aming inaayos. Hinihintay namin yung mga bata kasi galing sa pagtitinda. Hindi pa tapos yung okasyon. Ayan, naayos ka na. Madilim dito guys sa likod kasi pundido ang ilaw. So ayan na, nag-refill na ulit tayo ng ating mga sabon. Hindi yan kumpletong-kumpleto guys. Tapos meron pa tayo isang box doon ng Sonrox kasi hindi nakasya rito. Ayan, nagkalas-kalas na rin tayo para ano. So hindi rin masyadong puno ang ating dilata kasi naka-budget nga tayo. Nakaayos ang ating ano. Marami tayong babayaran. Pero dito, nag-refill na tayo. Okay na yan dyan. Tsaka sa taas. Ayan. Okay na. Tapos ayan na lang yung huling mantika namin. Bawas-bawas na. Asukal wala na rin. Oh, di ba? Wala na laman yan. Mga walang laman. Ganyan, kabilis ang asukal dito. Isang linggo lang. Nagpasundot pa ako nun kay ano. Nagpasundot pa ako kay Ate Lourdes ng grabe ilang kilo yun. Ubus din. Grabe. Ng itlog. Ubus din. Isang linggo. 33. No? Ayan. Ganyan kabilis maubos dito. Ang frozen namin, wala na rin masyado. So, puro pagre-refill ang gagawin natin kasi ilang araw na lang, matatapos na naman ang buwan. Oh, tinan nyo guys. Oh, diba? Itsura ng ano namin. Wala, walang laman nga. Grabe, diba? Diba? Ayan. No? Ang bigas, wala na rito. Oh, ito na yung huling, pinakahuling in-order ko na pinahabol. No, magpi-55 na to. 54 sa ngayon ang aming bentahan. Chicheria, konti na lang din nasa likod. So, ito kakapadeliver lang nito. Ang gin. Kamusta naman ang gin? Oh. Ayan. Oh. Kalbo-kalbo. Lalo candy. Oh. Ubos. Patay tayo dyan. Wala masakyan? Wala masakyan? Naglakas. Kapiling ka, no? Ano yan? May laman pa? Thanks. Ito guys, yung benta nila Kaukaw. Nag-start sila ng almost 6 o'clock. Natapos sila ng alas 12. Ayan. Tingnan natin. Ayan guys. Sila ay nakabenta ng 2,275. Ayan. Wala pa masyadong effort na effort yon. Kasi kung ano lang yung mailabas namin. May naibalik na mga items pero konting-konti na lang. Tapos may gasto sila na 115 ang total. Ice cream lang ang pabigay dun sa mga tumulong maghakot, pauwi. Tatlong ice cream na tigsa 10 piso. Tapos yung papunta doon, isang ice cream lang. Kasi ako din naman yung na nag-ano doon, nagdala. Tapos, ano, pagkain nila, 50 pesos. Kasi yung katabi nila na nagtinda, may siomay with rice, 25 pesos lang. Tapos tubig nila, tsaka 5 pisong candy. So, yun. No? Kung ililess natin,
2,275 less 115 na gastos nila, 2,160 ang kanilang sales, no? Ayan, di ba? Kaloka. Tingnan nga natin kung ano, 2,275 times, kung sa 10% na lang guys, 227.50 and less natin expenses. Kaloka. Kumita lang ng 112.50. No, pero kasi hindi naman talaga 10% lahat ng items, nasa 20, 15 ganyan, pumapatak. Pwede na pagdagdag ng sales, no, nag-enjoy pa sila. Na-experience, for the experience kasi po 25th anniversary ngayon ng Willow Benta Cosmetic Contest, Beauty Contest. No, so kami naman, ayos naman ang benta namin dito. Ang daming okasyon, guys. Merong birthday, merong ano, sold out ang ice cream, ang daming nabiling jeans, sold out ang nakadalawang box ba tayong jeans ngayon? Teng, nakadalawang box ba tayong gin? Hindi, wala. Wala, kulang-kulang. Sana. Lagpas dalawa. Ay, lagpas isang box, no? Pero, ang aming Red Horse ay sold out po ang mucho. Tapos, konting-konti na lang po yung ano namin dyan. Eh, ang prepared ko po na ano for today ay mga nasa kulang-kulang 10. Halos 10, ano, 10... case ng Red Horse kasi ang nabili kulang ayan, pero parang hindi lang ang nabili bang ilang case ang nabili ngayon lahat may 10 ba wala 8 yun. Pero ang ice cream natin sa ano sold out ano sa Snowjo pinatay ko na nga guys diba. Ayan. So, yan po yung aming journey for today's video. Kaloka. Sa sales kaya, magkano tayo? Tingnan natin. Ayan. Kasama na yung benta nila, Kaori. Naka 35,000 tayo mahigit. For today's video. So, may papakita nga pala ako sa inyo. So, ito. Order ko to dun sa... Na kung naalala niyo yung mga dati kong kapitbahay sa dati naming tirahan, di ba lumipat din sila dito, may property din sila dito sa Willow Bend. So si Cheche na online seller, yung asawa ng cameraman ko dati pag nagpaparody ako. So namili ako ng mga ganito. Ayan, ano ba yan? Ayan, box na natin para isahang upload na lang. Ayan. Samantha, mamili ka na ng payong dito. Sila ba dalawa dito pero magpapayong? Ayan. Ayan guys. Ayan guys yung mga payong na mga in-order natin, na mga automatic at mga mask, no? Ayan. Meron din na tayong order. Yung bimpo rito, guys. Yung bimpo. Sa amin yan. Tapos, may order din tayong ano, mga ganito. Yan, mga ibibenta natin. So, syempre, makikinabang na unang-una ay ang ating Ate Ana, kanyang mga adjunas. Pamimiliin natin kasi kukuha rin sila ng ganito. Ayan. So, I think ito maganda rin kay Kier. Kay Kier to siguro. No, ito. Ayan. Pero mapamimiliin ko muna sila. Tapos ibibenta natin yung iba. Ayan. So, yan. Ayan guys, nasa bahay na ako. Nasa bahay na kami nila. Gabi na din. And, alam niyo, sa totoo lang guys, hindi kami nagtinda ngayon. Na may event kasi, di ba? Hindi kami nagtinda para madagdagan yung sales. Tinesting ko lang kung magkano ang nagiging sales kapag ka nagtitinda ng may ganoong event. No? Pero syempre, guys, wala pa masyadong effort na mga paninda yung nandun na nilagay namin, no? Ano lang yung nakamagkano na sila, imagine that. So, kung talagang maayos siguro yung mga display namin at talagang kumpleto kami, siguro kayang mag-sales ng 3,000 to 4,000. Yun lang ang tingin ko, guys, no? Yan. Grabe. Kaloka. Tapos, yun nga, ang ingay naman. In total, naka 35,600 tayo. 670. Ganon, no? So, ibig sabihin, ganon talaga yung mga normal namin na mga weekend sales, no? Ayan. Kaya namimiss ko rin yan, yung sales na yan. Namimiss. Pag weekend, ganyan. So, kaya, most probably, solve ang aking mga bayarin at saka, mga para kung may ahente and yung pag mamimili ako. No? Kasi combined sales of mga natira ng Friday and Saturday, yan, kasi pag Friday and Saturday, may ahente pa ako ngayon. Minsan pati nga linggo eh. Tulad yan, linggo ngayon, dumating ang Pure Gold, no? So, mga combine ng mga ano na yan, ng mga sales, yung mga natira. Tapos,
sales ng Linggo ng gabi, ayan. Masarap na masarap mamili. Kaya lang kasi syempre marami tayong mga ano rin ngayon. So anyways, ano pa ba yung sasabihin ko? Ayan, nga pala guys, si Daddy Park, no, ay nasa Cebu. Kakalapag lang niya kaninang 11 o'clock. Pumunta siya ng Cebu, bumiyahe siya today. Kasi, i-check niya yung sasakyan bago ipa-ship dito sa amin. Yung aming nabili. Kasi nga, naninigurado na lang. Kasi nga, dahil syempre, ang transaction ay through banking lang. So, natatakot kami maglabas ng final na payment namin. So, dun pa lang i-road test na ni Daddy. So, 4 days si Daddy doon. So, ako lang ang opening. Mula Lunes hanggang Thursday. No? Ayan. So, nabigyan na rin natin ng bonus si Ate Ana na 1K para sa pasukan. Pero pa yung sasahurin niya for this month. Pero syempre, may mga kaltasyon kasi may mga kuha siya sa store at may mga bali siya. No? So, ayan. So, tuwan-tuwa si Ate Ana, mayak-yak po kanina. Madrama ang ating tindera. Alam niyo, pag ako pagdating sa empleyado, napakahigpit ko, napakasungit ko. Aminado naman ako guys dyan eh. No, talagang mabunga nga ako. Kasi, syempre pag nasa negosyo ka, hindi po pwede lalambot-lambot. Sa totoo lang. Pero pagdating naman sa kailangan nila, kahit na-advance pa nila, hindi ako madamot. Kasi alam niyo po ba kung bakit? Alam ko ang pakiramdam ng nangangailangan, yung gipit na gipit. Alam ko pakiramdam nun. Kaya pangako ko nun, sabi ko sa buhay ko, magiging strikta akong amo in a sense na para sa negosyo at para matuto ang isang tao, no? Para pag dumating panahon na siya naman, mag-ano siya, gahanap buhay siya, marami na siyang natutunan sa akin. Eh, but at the same time, pagka kailangan nila ng advance na kaya ko rin lang naman, ibibigay ko. Kasi alam ko ang pakiramdam ng walang-wala. At alam ko rin yung pakiramdam na napakasarap na parang may anghel na taong in gipit na gipit ka, may problema ka, tapos mapapabali ka, may bonus ka, may natatanggap ka, ganun. So, sobra ako talaga. Ano. Magpapasalamat din ako sa mga tambay ng mga taga-Willoben. Ang daming tumulong sa amin kasi nga nung nag-try ako magtinda ng may event. And mga mababait kong mga suki na sila, sa akin lang bumili ng Red Horse. Thank you very much po. Ang dami po din nila. So, kayo rin po ang dahilan para masolve yung mga problema ng Mami Park kasi bread and butter na natin yung ating tindahan. Natatawa nga ako guys kasi si Daddy bibili ng ticket. Pero may pang-cash siya. Kaso, bumili siya online. Malala nga pala niya. Wala na nga pala siyang credit card kasi nandito na nga siya, diba? Ede, sabi niya, wala bang dito, bilihan ng ticket. Eh, hindi ko rin alam guys yung mga ganun kasi nasanay ako na si Daddy ang nagbubuk ng ticket ko online. So, wala akong alam. Sabi ko, Daddy, hindi ko talaga alam. Hindi ko pa na-experience bumili ng ticket para bumiyahe mag-isa. Hindi ko pa na-experience yan. Lagi ka, pati nga ako hotel, siya nagbubuk sa amin eh. Binibigay na lang niya sa akin yung itinerary, ganyan, or yung, diba? So, sabi ko, sige ka ako, pahihiramin kita ka ako ng, meron ka ako kung credit card, pahiramin kita. Pero biniyara niya sa akin ng cash para maibayad ko sa credit card. Tawa ko ng tawa. Sabi niya, ano ba yan? Ako na yung nanghihiram ng credit card. Tapos nakita niya yung credit card ko, American Express. Sabi niya, harap na yun. Ako nga hindi ako magkaroon ng ganito sa Canada eh. Ikaw meron? Sabi ko, yan ang in-issue sa akin ng visa, no? Man, ano ba tawag doon? Visa American Express ng BDO, no? Amex, yun. Hindi ito pagbabrag, guys. Hindi pagbabrag, ha? Dahil yan ay dati pa naman meron ako. My point is, ganun talaga pag sa mag-asawa, sa mag-partner, sa mag-pamilya. Kahit kumikita ka na, huwag mong pagmamalakihan ng asawa mo. Noon, binigay niya yung suporta sa'yo, yung lahat ng ginhawa na ikagiginhawa mo, yung makapagpapasaya sa'yo, na kahit minsan, against siya doon sa decisions mo before, ganyan. At ngayon, ikaw na yung magtataguyod, dapat suklian mo naman. No? Huwag mo ipararamdam na wala siyang kwenta, wala siyang silbi, ganyan. No? Ako kasi, guys, talagang sadyang masungit ako. May pagka-moody din ako minsan. Alam ng daddy yan. At kay daddy ko lang na ilalabas yan. Pero hindi ibig sabihin, pagdating doon sa mga bagay na yung tulad niyan, yung sitwasyon niya na hindi na siya nakakapagtrabaho, hindi ko yan iniintindi. Kasi sanay ako, guys, kumayod. Sanay, normal na sa akin yun, parang ganun. No? Kasi dati naman kasi,
pinalasap naman sa akin ni Daddy talaga ang ginhawa. Hanggang ngayon naman, guys, compare naman namin sa buhay namin mag-iina before, eh ngayon talagang kahit papaano. At nagpapasalamat na rin lang ako at nakagawa ako ng paraan na magkaroon ng hanap buhay at iayos ko rin ang sarili ko. Matutunan ko lahat mga pagkakamali ko from the past na dapat nag-ipon ako, dapat hindi ako nag-aksaya ng pera, dapat naging focus ako, dapat ganito-ganyan, no? But at some point din, hindi din ako masyadong totally nagre-regret kasi those are the times that I try to enjoy and I really enjoyed myself na ang buhay, anytime pwede kang kuhanin dahil sa pandemic, dahil sa COVID, no? Pero at least walang sakit, walang nararamdaman na masama, ganyan. So pinagpapasalamat ko na lang, no? But hindi excuse pa din yon na hindi mo itinam, hindi mo kinawa ang tama. But meron namang ano, meron pa namang time to change. Kaya ayan, nung iayos ko ang sarili ko last year, nag-start ako mag-exercise, nag-start ako disiplinahin ang sarili ko, nag-venture ako sa ibang business kahit existing pa din ang dati kong store na sari-sari store. Natuto akong pagpahalagahan lahat, na bumalik ako muli sa sarili ko. So ngayon, na ako naman yung kakumakayod, no? At si Daddy, malaki din yung nagagawa niya sa araw-araw naming operations. Mamimiss ko nga siya sa totoo lang kasi nasanay akong araw-araw kasama ko siya sa store. Kasama magkape, magpandesal, nagla-live, nagtitinda, nagre-repack siya ng yelo, ganyan. So, yun lang, no? Hindi kami perfect, nag-aaway din kami ng Daddy, may mga pinagdadaanan din kami, lalo na parehas din kami mga may pinagdadaanan ng mga emotional stresses. But at the end of the day, ang mahalaga doon sa gabi, sa punto ng lahat ng may mga petty quarrels kayo or may mga pagtatalo, is yung nararamdaman nyo sa isa't isa ay same pa din. Mahal nyo pa din ang isa't isa at di nyo matitiis. Ika nga eh, yun yung tinatawag na pagmamahal na hindi porke na nag-away eh wala na, ganyan, ano. So, matured, no? Mga matured person. Yun lang naman yun. So, always learn to say sorry, ganyan, mag-uusap, communication. So, laging tatandaan, huwag pera ang gagawing sentro sa pagsasama. Laging tatandaan, ang gagawing sentro sa pagsasama ay ang paniniwala sa Diyos, sa mga blessings, at syempre yung sa inyong dalawa, naniniwala kayong kaya nyo lampasan yung mga problema magkasama. Lalo na may mga bata, no? Kasi syempre, hindi naman kami na ni Daddy yung paduding pa, no? Kami yung talagang nag-iisip kami kung paano sa future, ganyan. So, yun lang, na-share ko lang naman, guys. Maraming salamat sa pakikinig. Sana may mga na-inspire sa ating konting sharing at naging activities ko for today's video. So, thank you kay Samantha and kay Kaukau. At saka, si Kier po kasi tinuli eh. Kaya nandito lang po siya ilang araw na. Mag-iisang linggo na. Hindi pa ako nakapag-bye, guys. So, bye-bye na. So, this is Mami Park and this is Team Park Fighting. Bye!